Hello guys, welcome back to my channel, Amery Stories. So ngayon guys, pag-uusapan natin ngayon yung sinabi ng mga mentor ni Celeste. Yung mga mentor niya sa paglalakad, mentor niya dun sa Q&A. So sila guys, kumpiyansa sila na may paglalagyan si Cortesi. So pakinggan natin yung sinabi niya. When we started kasi, Celeste has yung remnants pa ng mga walk niya before. So I just tried to clean it up. May mga techniques akong tinuro sa kanya, may mga binago ko na mga steps. And then yung mga ibang mannerisms I also changed. Mama J refined the walk of Celeste, made it more regal, made it more classy. Sa Q&A guys, si Celeste mismo yung kumukulit daw sa mga trainer niya. So dumaan talaga siya sa mga matinding preparasyon bago siya sumabak, pumunta sa New Orleans. So, huwag tayo mawala ng pag-asa guys. So, supportahan na lang natin ang pambato natin dito sa Pilipinas. Celeste has maintained yung kanyang frontrunner status here. Pero, mag-ingat siya talaga sa mga makakalaban niya. Expected na to, mga Latinas will really give her the toughest fight. Si Colombia pa lang, lumabas pa lang si Colombia sa dalawang exposures niya. Talaga, oh, wow. So, malay natin, no, guys, sa finals, ibigay niya yung best niya and doon niya talaga ipapakita yung tunay niyang galing. Siguro sa prelims, medyo malamya siya yung mga iba nga sinasabi na parang yung performance niya ay parang kay Rabia Mateo kung napanood niyo noon. Pero tingnan natin, no, sa finals, baka ibigay niya yung best niya. Tignan niyo dito guys, ang dami nagmamahal sa kanya. So bukod pa sa kanyang boyfriend at sa kanyang mommy, talagang dinudumog siya ng mga fans niya doon. So tignan na lang natin yung maging performance ni Celeste sa final. So hoping na makuha niya yung fifth crown ng Miss Universe.